Magandang gabi po sa iyo, Sir Libby. At ganun din sa lahat po ng inyong masugid na tagapakinig. Ako nga po pala si Maida. At itong ibabahagi kong kwento ay totoo pong nangyari. Naganap po ito noong 13 anyos po ako. Nakatira po kami noon sa Muñoz at matatero ang tatay ko sa Balintawak. Kilala siya doon sa malaking palengke na yon. Marami siyang mga kaibigan. Ang nanay ko naman ng mga panahong iyon ay nag-iihaw-ihaw. Bali si tatay na ang nagsusupay ng kanyang mga itinitinda. Ako ang katukatulong ni nanay sa paghahanda ng kanyang mga paninda. At hanggang sa pagtitinda ay kasama niya ako. Inaabutan kami kung minsan ng alas 11 sa aming pwesto. Lalo na kapag araw ng Sabado at Linggo. At syempre tuwing araw ng sahod. Marami kaming inihanda sa mga ganitong araw. Dahil alam naming dadagsa ang napakaraming tao. Matao kasi sa lugar namin. At maganda yung aming pwesto. Daanan talaga. Nasa harapan lang kami noon ng Muñoz Market. Tabi-tabi kami mga magkakapitbahay na nagtitinda doon. May nagtitinda ng mga kwekwe at palamig. May mga sweet balls, fish ball at kikiyam. May nagtitinda din ng ilagang manik. May chicharon, balot at penoy. At syempre, iba't ibang uri ng prutas. Kaya kahit ganun lang ang pinagkakakitaan namin noon ay masasabi kong maayos po at maganda ang aming pamumuhay. Pero hindi ko akalain sa isang igla ay magbabagong lahat ang masaya at payapa naming buhay. Pasikat pa lang ang araw noon, kinulantang kami ng isang masamang balita. Ang buong akala ko pa nga ay nananaginip lamang ako. Dahil sa hindi talaga ako makapaniwala, may masamang nangyari daw sa tatay ko. Napaaway daw ito. Nalapis naman naming ipinagtaka ng nanay ko. Dahil wala naman itong kaaway. Nagmamadaling lumabas kami ni nanay. Wala nang ayos-ayos. Kahit nga mag-ilamos man lang ay hindi na namin nagawa. Dumiretso na kami sa ospital kung saan sinasabing isinugod si tatay. Pero hindi na namin ito nakausap pa. Hindi na namin ito naabot ang buhay. Nasa morgue na ang katawan nito. Paulit-ulit na sinasabi ni nana na imposible daw yon. Parang di pa rin niya talaga matanggap yung nangyari kay tatay. Labis-labis ang kalungkutang naramdaman namin ni nanay noon. Parang biglang tumigil ang pag-iinog ng mundo noong mga sandaling yun. Panayang iyak namin pareho ni nanay dahil napakabait ng tatay ko at marami pa siyang pangarap para sa amin. Tapos sa isang igla ay bigla na lang siyang nawala sa buhay namin. Ibinurol namin siya sa may chapel doon sa aming lugar. Sa unang gabi ng lamay ay dumating yung marami niyang mga kaibigan at kumpare. Gayun din ang kanyang mga katrabaho. Matagal silang nakipagkwentuhan at nakipag-usap kay nanay. Isang kumpare niya nagsabi na hindi rin niya matanggap ang bigla ang pagkamatay ni tatay. At labis daw nilang ipinagtataka yung mga nangyari. May nakapagsabi naman kay nanay na nung madaling araw na yon, ilang oras bago mapatay si tatay, ay may nakita daw siyang kausap si tatay. At sa tingin niya, ay para sila nagtatalo. Pero kaagad din namang umalis yung lalaking kausap nito. Ang buong akala naman niya, ay walang anuman yon. Kung kaya hindi na niya kinausap si tatay tungkol doon. Makaraan ng halos isang oras, ay nagkagulo na. At hindi pa nga daw nila alam na si tatay na pala ang sangkot sa kaguluhan ngayon. At huli na ng kanilang malaman. Nakita na nila itong
nakabulagta at naliligo sa sariling dugo. Ang sabi ng mga nakasaksi sa pangyayari, bigla na lang daw hinugot ni tatay yung kanyang matalas na kutsilyo na ginagamit sa pagkatay ng baboy at iwinasiwas yon. Kung kaya napilitan daw tumawag ng pulis yung mga taong naroon. May nakahimpil kasi na mobil lagi doon sa may palengke ng palintawa, kung kaya madaling nakaresponde ang mga ito. Pinalaan daw ng mga ito si tatay, pero parang hindi sila naririnig at parang mayroon itong ibang kaaway. Pinutusan nito ng dalawang pulis na bitawan yung kutsilyong hawak, pero nagpatuloy ito sa pagwasiwas noon at pagunday. Kung kaya napilitan ang mga itong barilin si tatay, pero sabi ng kumpare niya, may nakapagsabi sa kanya na hindi naman bala ng baril ang tumapos sa buhay ni tatay. Dahil bago pa man ito tamaan ng mga pulis, ay may tama na ito sa katawan sa may gawi daw nitong pagiliran, at masaganang dumadaloy mula doon ang kanyang dugo. Sabi ng iba ay nasugatan ni tatay ang kanyang sarili, pero sabi naman ng tindera na kapwesto malapit doon na siya nagkwento sa isa niyang kumpare tungkol sa nangyari. Duda niya ay may nakaaway si tatay na hindi niya nakikita, dahil parang ganon ang mga kinikilos doon ni tatay. Kabaliktaran sa sinasabi ng iba na nawala ito sa katinoan at basta na lang nanaksa, dahil kilala nga nila si tatay na mabay. At nakausap pa nga daw ito ng tindera ng alas may kalating oras bago pa magana yung insidente. Dahil sa mga nalamang iyon naman ni nanay mula sa kanilang kumpare, sa halip na doon lang namin ilibing si tatay sa north, ay nagdesisyon si nanay na iuwi ito doon sa kanilang probinsya at doon ipalibing. Kaya kinausap niya lahat ng mga kamag-anak ni tatay, pero may matindi palang dahilan si nanay kung bakit niya doon gustong ipalibing si tatay. Dahil nais niya muna itong patingnan sa kamag-anak nila isang mahusay na manggagamot. Sabi pa ni nanay, malalaman na raw namin kung ano talaga ang totoong nangyari. Gusto daw niya makasiguro kung kaya niya iyon gagawin. Dahil kapag nalaman na niya kung anong totoo, ay nais niya pagbayarin ang gumawa noon kay tatay. Dahil hindi daw makakapayag si nanay na ganun-ganun lang. Napakahalaga daw ng buhay ni tatay para sa mga taong malapit dito, at lalong-lalo na sa amin. Kaya matapos naming maiburol si tatay ng 5 araw, ay iniwi na namin ito sa probinsya nila nanay. Kinausap ni nanay yung punerarya at amin na itong ipinyahe. Tawid agad yung kanila nanay kung kaya malaki din ang nagastos para madala ang labi ni tatay dun sa kanilang probinsya. Hanggang pier lang yung service, kung kaya kinausap na ni nanay yung kanyang mga kamag-anak na sunduin kami sa pier pagdating namin sa kanilang probinsya. Buti na nga lang at madaling lapitan yung mga politiko sa kanilang lugar. Halos sinabot din ng 12 oras nang ipinyahin namin sa dagat. Madaling araw na nang dumaong ang barko sa pier ng probinsya nila nanay. At naroon yung mga kamag-anak namin na naghihintay para sunduin kami. Masaya sana kung bakasyon yung inuwi namin, dahil yun yung unang pagkakataon na nakarating ako sa probinsya nila nanay. At yun din ang unang beses na nakasakay ako ng barko. Kaso hindi saya ang ipinunta namin doon. Umidad na ako ng 13, ni minsan ay hindi man lang naisip ni nanay na magbakasyon kami noon at dalhin sa kanilang probinsya. Sabi niya, delikado daw kasi sa kanila, kung kaya ayaw niya akong makarating doon. Pero nung pagkakataon na yon, ay wala siyang magagawa, dahil kailangan ko talagang sumama. Nang makababa na kami ng barko, ay grabe ang iyakan nila mama at ng mga kapatid niya. Ganon din yung lola ko. Naiyak din ako, pero pilit kong pinipigil ang aking sarili.
dahil baka bumigay na ako. Pagrabi kasi ang iyak ko at para akong kimatay. Tulad nung pinunta namin si tatay dun sa morgue. Niyakap ako nila lola at ng mga tiyahin ko. Nagmano naman ako sa kanila, pati sa mga tiyuhin ko na naroon. Matapos maisa kayong kabaong ni tatay sa nahiram nilang sasakyan, ay kaagad na rin kaming umalis dun sa pier. Medyo malayo pa pala yung lugar nila nanay mula dun sa pier. Kahit papaano ay naiibsan yung matinding lungkot na nararamdaman ko dahil sa mga tanawin na aking nakikita. Nang sumikat na ang araw, ay lalo pang tumingkad yung kagandahan ng mga dinadaanan namin. Doon lang kasi ako nakarating sa isang probinsya. At yung pagsikat ng araw ay napakaganda na para bang sinasabi na hindi pa katapusan ang lahat at may bagong umaga na naghihintay. Pero nang isipin ko iyong mabuti ay bigla na lang akong naluha. Makaraang halos 2 oras na biyahe ay naramdaman ko biglang bumagal yung pagtakbo ng sasakyan. Nang sumilip ako ay nakita ko nakahinto na yung sasakyan na sinusundan namin kung saan naroon ang labi ni tatay. Bigla akong hinawakan ni nanay sa kamay at sinabing, "Malapit na tayo, anak." Pagbaba namin sa sasakyan ay nakita ko yung medyo malapad na daan na nakadugtong sa kalsada. Papasok ko yun at hindi simentado. Nilapitan ako ni nanay at sinabing, "May lalakarin pa tayo, anak." Kaya pala maraming tao nakaabang sa may gilid ng kalsada para magbuhat sa kabaong ni tatay. Mga kaibigan pala at kamag-anak din ni nanay sila. Grabe ang kamustahan na tiyakan na naman nila. Panay naman ang himas nila sa ulo ko at niyayakap nila ako. Nakilala ko rin yung iba kong pinsan na naroon. At tumanga talaga ako sa mga taong sumalubong sa amin. Parang hindi nila alintana yung hirap at pagod sa paglalakad maging sa pagbubuhat. Pero habang naglalakad kami ay narinig ko na may pinag-uusapan yung ibang kalalakihan. Sabi ng isang lalaki na medyo may edad na, sobrang bigat daw ni tatay. Kaya duda sila na hindi normal ang kanyang ikinamatay. Ibig nilang sabihin, may kababalagang naganap. Mahigit 1 kilometro din ang nilakad namin bago pa narating ang bahay nila lola. Napakaganda ng kanilang lugar. Simple lang ang bahay pero napapaliputan ng mga halaman at bulaklak. Yung santan nga ay para nagsilbing bakod kung kaya ang ganda tingnan. At marami rin mga tao naghihintay doon at may nagkakatay na ng baboy at kambi. Nakahanda na rin ang pagbuburulan ni tatay, nakaayos ng lahat. At may mga palamuti pa silang ginawa tulad ng mga bulaklak. Maya-maya, habang nakaupo kami at nakikipagkwentuhan si nanay, ay may nakita akong matanda na papalapit sa amin. Matanda na siya kung titingnan pero wala pa itong hawak na tungkot at maliksi pang kumilos. Puti na rin lahat ang kanyang mga buhok. Nang mapansin na rin siya ni nanay, ay bigla itong tumayo at nagmano. Niyakap naman siya ng matanda at nakita ko ang luha sa kanyang mga mata. At sinabi na ikinalulungkot ko ang nangyari sa iyong asawa. At nagyaya na itong pumasok sa kwarto. Hinawakan ako ni nanay sa kamay at isinama. Pero ipinagpaalam niya pa muna doon sa matanda. Ito pala yung kamag-anak nilang manggagamot na tawagin na lang natin sa pangalang Lola Ising. Tinignan ako nitong mabuti sa mukha. "Ito na ba yung anak nyo?" tanong niya kay nanay. "Opo," sagot naman ni nanay. "Nag-iisa lang po yan." "Sige, isama mo siya," sabi niya at pumasok na kami. Kasama ang isang kapatid ni nanay. Umupo kaming lahat sa sahig. Nakapaikot kami. Tinanong niya si nanay kung may dala siyang mahalagang gamit ni tatay. Ibinigay niya kay lola yung isang singsing ni tatay
na iniregalo noon ni nanay sa kanya. Sige, mag-umpisa na tayo, sabi nito. Pero ano man ang makita nyo maramdaman, ay huwag kayong kikipo o lilikaman ng anumang pagpapaalala pa niya sa amin. Opo, sagot naman naming lahat. Sige, pumikit na kayo, utos niya sa amin. At nagsimula na ito bumigkas ng mga katagang kakaiba sa aking pandinig. Pinibigkas niya iyon sa mahinang tinig lamang na para bang bumubulong. Hanggang sa nakita ko si tatay na may nabangga na isang lalaki. Humingi ng pasensya si tatay sa lalaki pero nagtaas kagad ito ng boses. At nagbitaw kaagad ng di magagandang pananalita. Tumalikod si tatay para hindi na yun humaba. Pero sige pa rin sa pagsasalita ng kung ano-ano yung lalaki. Sinabihan pa niya si tatay na huwag daw siyang tatalikuran nito kapag kinakausap. Pati pagkatao ni tatay ay hinamak nito. Nilingon ito ni tatay at muli. Humingi siya ng tawa dito pero ayaw pa rin tanggapin ng lalaki yung paghingi niya ng pasensya. Na natural lang naman yung mga ganong pangyayari pagka matao talaga doon sa palengke ng balintawa. At nagpatuloy lalaki sa pagsasalita ng kung ano-ano. Kaya lang hindi na yung matanggap ni tatay ay tuluyan na itong narindig at tinanong yung lalaki kung ano ba talaga ang gusto nito. Hinamon na niya ito at sinabing maglapasan na lang sila ng sama ng loob. Pero umatras yung lalaki at nagbanta na kanya raw itong babalikan. Nagmamadaling umuwi yung lalaki at may kinuhang botelya na may lamang likido. Hindi ko alam kung ano iyon. Pero kanya yung ipinahit sa bunyong katawan at saka lumabas ng kanyang bahay. Pero habang papalayo ay unti-unti nagbabago ang anyo nito. At dahan-dahan din siya naglaho. Lahat ng taong nakakasalubong niya ay parang hindi siya nakikita. Sa pamamagitan nga po ni Lola Ising ay nakita namin kung ano talaga ang totoong nangyari kay tatay. At tinutuo nga nung lalaki yung kanyang banta dito. Binalikan nga niya ito pero gamit ang itim na katayahan. Isa pala itong aswang. At may taglay itong kakayahan para hindi makita ng mga karaniwan tao. Pero nagtaka ako kung bakit nakita siya ni tatay. Kung kaya, binunot nito yung kanyang matalas na kutsilyo upang protektahan yung kanyang sarili sa ginawang pagsugod sa kanya nung lalaki. Kaya hindi talaga totoo yung sinasabi nung ilan na nawala sa katinuan ang tatay ko. At bigla na lang itong nagamok. Hindi lang talaga nila nakita kung ano yung nakikita ni tatay nung mangyari ang insidente. At tama ang naging obserbasyon ng tindera na nakakita din sa pangyayari. At kung lalaki nga ang siya talagang nakapatay kay tatay at hindi yung mga pulis. At tumutugma sa nakalagay sa kanyang autopsy. Dahil sa nalaman namin iyon ay galit na galit si nanay at gustong gumanti. At ganun din ang nararamdaman ni Lola Ising. Nalaman ko rin mula sa kanila na may anting palang iniingatan si tatay na ipinigay mismo ni Lola Ising. Kung kaya nagawa nitong makita yung lalaki. Pero mas malakas lang talaga yung taglay ng lalaki na swak kaysa kay tatay. At natalo siya sa sobrang bilis nito. Kaya pala paulit-ulit kong naririnig mula kay nanay nung nasa ospital at morgue kami na imposible na hindi talaga siya makapaniwala na sinapit yun ni tatay dahil sa meron pala itong anting. Tinanong si nanay ni Lola Ising kung anong plano niya, anong gusto niya mangyari. Pinalabas muna ako ni nanay at naiwan sila sa loob ng parto. Hindi ko alam kung anong kanilang pinag-usapan. Habang naroon naman ako sa labas, pinagmamasdan yung mga taong nakikipaglamay, ay hindi ko maiwasang mag-isip sa kung ano kaya ang kanilang mga pinag-uusapan.
Maya-maya ay may lumapit sa aking isang lalaki. Masimple pa nga ang ginawa niyang paglapit pero kaagad ko rin iyong napansin at nahalata. At bago pa siya makapagsalita at may gawin akong ano sa akin, ay sumingit na kaagad ang isang pinsan ko. At sinabihan yung lalaki na kung ano man ang pinabalak nito ay huwag nang ituloy. Dahil baka ikapahamak niya lang yon. At sinabi niya sa lalaki na pinsan niya ako at hindi talo. At bago umalis yung lalaki, ay humingi pa ito ng tawad sa pinsan ko at ganun din sa akin. Sinabihan ako ng pinsan ko na mag-ingat dahil delikado sa kanilang lugar. Maraming mga tao ang may nalalaman at gumagamit ng kapangyarihang ito. Pursunada nga daw sana ako ng lalaki na napansin siguro na bago mukha at naisip na ako ay isang dayo. Dahil doon ay naalala ko muli yung mga sinabi ni nanay kung bakit ayaw niya akong dalhin talaga sa kanila. Sunod-sunod na araw habang nakaburol si tatay, tuwing bago sumapit ang 6:00 ng gabi ay dumarating na doon sa bahay si Lola Ising. At pumapasok sila sa silid ni nanay. At sa 3rd araw ng burol ni tatay, nang lumabas si nanay mula sa silid, ay nakita ko parang katatapos lang nito sa pag-iyak. Pero mas maaliwalas na ang kanyang mukha at parang may kung anong saya siyang nararamdaman. Mabilis na lumipas ang 1 linggo. Matapos mailibing si tatay, ay nanatili pa kami doon sa bahay ni Lola ng 2 araw bago bumalik ng Maynila. Nang nakabalik na kami, ay may pumunta sa bahay namin na isang kumpare ni tatay. Ilang araw na araw siya pa. Ilang araw na araw siyang pabalik-balik sa bahay namin dahil sa may gusto siyang ibalita. Pero wala pa raw pala kami at nasa probinsya pa rin. Sabi nito, kinakatakutan na raw yung mismong lugar kung saan namatay si tatay. Dahil isa na namang lalaki ang nagpakamatay at bumagsak mismo doon sa pinagsakan ni tatay. Pagpapatuloy pa ng kumpare ni tatay, dumating daw yung lalaki na may hawak na kutsilyo. At nang nakatayo na ito din sa pwesto kung saan bumagsak ang tatay ko, ay bigla na lang ito pinagsasalaksak ang sarili. At nung uli, ay kanya pang kinilitan ang sarili niya. Kapag nagkukwento yung kumpara nila, ay napasulyap ako kay nanay. Nanakita ko namang nakikinig pero parang hindi na siya interesado pang mapakinggan yon. Dahil parang alam na niya yung mga sasabihin pa ng kumpara nila. At hindi na rin ako masyado nagtaka sa mga ikinuwento ng kumpara nila. Dahil bigla akong naisip yung mga araw na naroon sila nanay at Lola Ising sa loob ng kwarto. At tandang-tanda ko yung sinabi noon ni nanay na kanyang pagpapayari ang gumawa noon kay tatay sa oras na malaman niya kung sino. At sigurado ako yung ikinakwento ng kumpare nilang lalaking nagpatiwakal ko no. Ayun na yung lalaki na nakita namin sa pamamagitan ng ginawa ni Lola Ising. Kahit papaano ay naibsan kahit konti yung bigat na aking nararamdaman dahil sa nakabit namin ng ustisya para kay tatay. At dapat lang talagang sapitin din iyon ng lalaki. Bagay yun sa kanya. Pero parang nakukulangan pa rin ako dahil hindi talaga yun sapat. Pagkat hindi na may babalik pang buhay ni tatay kahit kailan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Dina. Isa rin po ako sa masugid niyong taga-subaybay. OFW po ako. At kasalukuyan pa rin nagtatrabaho dito sa Hong Kong. Nais ko lang rin po sanang ibahagi sa inyo itong kwentong nalalaman ko. Hindi ko po ito personal na karanasan.
Kwento po ito na aking narinig mula sa lola namin noon. Matagal din po kasing tumira sa amin sa Maynila si Lola dahil ipinagamot siya ng nanay ko. Nang nasa amin si Lola tuwing hapon bago magsimulang kumalat ang dilim, kailangan ay nasa bahay na kami sapagkat magdarasal kami ang sabay-sabay. At pagkatapos namin magdasal ay lagi po niya kaming kinakwentuhan ng mga kapatid ko. Kaya nga po hanggang ngayon ay mahilig pa rin akong makinig ng mga kwento. Maraming kwentong ibinahagi sa amin si Lola noon. Pero itong isang kwento niya na ito ang napili kong ibahagi sa inyo. Ayon kay Lola, totoo nangyari ang lahat ng ito doon sa kanilang probinsya. Tungkol ito sa isang imbalsamador na babae doon sa kanilang lugar. Ayon pa sa kwento, bata pa lang ay naging tampulan na ng tukso ang babae. Palagi siyang napagdidiskitan ng kanyang mga kalaro at ganun din ng kanyang mga kamag-aral kapag siya ay nasa paaralan. Kaya lumaking ilag sa tao ang nasabing babae na tawagin na lang natin siguro sa pangalang Iska. Lumaki ito na parabang lagi na lang nakakubli sa dilim. Nagkaroon kasi siya ng matinding takot sa mga tao bunga ng kanyang mga mapapait at masaklap na naranasan. Lumaki siyang api-apian at hindi talaga lumalaban. Nagugat ang lahat ng ito dahil sa kanyang mga kapansanan. Ipinanganak kasi ito na maraming deformities sa kanyang katawan. Mas maiksi ang isa niyang paa at mas manipis ang binte dahil sa polio. Nakatupi din ang isa nitong tenga, kung kaya binansagan din ito at tinatawag na pingas ng iba. At base pa rin sa kwento ni Lola, masasabi talagang hindi kaaya-aya yung mukha ni Iska. Kung kaya ito naging dahilan kung bakit siya napapansin palagi ng kanyang mga kapwa bata noon at palaging tinutukso. Kaya nung huli, inagpa siya itong huwag nang pumasok pa. At kahit anong pilit ng kanyang mga magulang, ay hindi na talaga ito pumasok sa kanilang paaralan. Tutulong na lang raw siya sa kanilang maliit na negosyo. Kaya lumaki si Iska na kulang sa kaalaman. Buong panahon niya ay kanya na lamang ginugol sa pag-aasikaso ng kanilang punerarya. Nag-iisang anak lamang si Iska kung kaya kahit marami siyang kapintasan, ay mahal na mahal siya ng kanyang mga magulang. Nang sumapit ang 18 kaarawan ni Iska, ay naganda talaga sila ng marami. Pero, lilima lamang silang nagdaos ng pagdiriwang. Ang mga magulang ni Iska, siya at 2 pa nilang kamag-anak na nagtatrabaho din sa kanilang punerarya. Bagamat salat si Iska sa kaalamang natututunan sa paaralan, ay hindi naman matatawaran ang kanyang husay at kakayahan kung pag-uusapan naman ay mga gawain patungkol sa kanilang punerarya. Nang tumuntong na siya sa edad na 25, ay biyasang-biyasa na rin siya sa pag-imbalsamo. Pero tulad ng isang karaniwang tao, nararamdaman niyang mayroong kulang sa kanyang buhay. Kung minsan, ay hindi rin niya maiwasang mainggit sa mga kababata niya na nagsipag-asawa na. At ang iba pa nga ng mga panahong iyon ay may mga anak na. Kung kaya nalulungkot si Iska, minsan ay may dinilang labi sa kanila. At dahil may siservisyoan ng kanyang mga magulang at pinsan sa ibang bayan, kung kaya kanila na iyong ipinaubaya kay Iska, naiwan siya mag-isa sa kanila. Hindi malinaw kung ano ang ikinasawi ng lalaki. Napansin kagad ni Iska na may kagwapuan ito at makisig. Napansin din niyang mainit pa ang bangkay. Habang nasa tabi siya nito, ay di niya maiwasang pagmasdan itong mabuti. At habang tinititigan niya ang labi ng lalaki, ay unti-unti na siyang nahahalina. Hanggang sa hindi na niya napigilan pa ang kanyang sarili at dahan-dahan ang gumalaw ang kanyang mga kamay. Una niyang hinawakan ito sa noo, pababa sa ilong at sa labi. Marahan niya itong hinahaplos ng kanyang mga daliri. Na habang ginagawa niya iyon, ay hindi niya inaalis ang kanyang pagkakatitig
At halos hindi na siya kumukurap. Naramdaman niyang dahan-dahan ang bumilis ang pagtibok ng kanyang puso. At maya-maya pa'y kumakalabog na ito. Bumilis na rin ang kanyang mga paghinga. Tanda ng matinding kaba. Hindi dahil sa hinahawakan niya ay isang bangkay, pagkat sanay na siya doon. Ilang beses sumagi sa isipan niya na bawal at masama ang ginagawa niyang iyon. Labag iyon sa tuntuning sinusunod nila mga imbalsamador. Kabilin-bilinan ng kanyang mga magulang, kahit pawala ng buhay ang patay, ay dapat na ibigay ang kaukulang pagrespeto at paggalang sa mga ito. At wala silang pinipili na dapat pagukulan noon. Hindi tinitingnan kung anong itsura o kalagayan ng katawan. Maging kung anong estado nito sa lipunan, dapat ay pantay-pantay. Pero hindi rin malaman Iska kung anong pumasok sa kanyang isipan kung bakit nagagawa niya ang mga bagay na yon noong mga sumandaling iyon. Para siyang nabato-balani doon sa lalaki. Na para bang may malakas na puwersa itong nag-aanyaya at tumahatak sa kanya. At patuloy pang gumala ang kanyang mga kamay sa matipunong pangangatawan ng lalaki. Hanggang sa tuluyan niya na itong yakapin at tinagtagal, ay naroon na rin siya sa ibabaw ng higaan itong metal at katabi na siya. Ramdam niya ang lamig ng higaan pero init naman ang kanyang nararamdaman mula doon sa bangkay. At makalipas pang ilang sandali, ay natagpuan na rin ni Iska ang kanyang sarili na wala na rin anumang suot. Kapwa na sila walang saplot. At nangyari ang hindi dapat na mangyari. Nasa hindi may paliwanag na kadahilanan ay bakit buhay na buhay yung pag-aari ng lalaki. Kung kaya, naisagawa ni Iska ang pakikipagniig doon sa labi ng lalaki. Sa unang pagkakataon ay naramdaman ni Iska ang pagmamahal na hindi niya naramdaman mula sa kanyang mga magulang o sa kahit sino paman. Na kahit pa wala siyang narinig na kahit isang salita mula doon sa lalaki, ay nakaramdam siya ng pagmamahal mula rito. At doon pa lang niya naranasan na makumpleto ang kanyang pagiging babae. Matapos iyon, ay nanatili pa siya sa tabi ng labi ng lalaki habang mahigpit pa siyang nakayakap dito. At bago pa siya nagpasyang iwan na ito, ay ilang minuto pa niya itong pinagmasdan. Wala siyang pinagsisisihan sa kanyang ginawa at nagpasalamat pa siya sa lalaki. Dahil dito lang daw niya naramdaman yung matagal na niyang hinahanap-hanap na pagmamahal. Nagpasalamat siya pagkat ito daw ang pumuno ng kakulangan sa kanyang pagkatao. Ito daw ang pumuno at nagpakumpleto sa kanya bilang isang babae. Nang dumating ang mga kasama ni Iska sa bahay, ay para bang walang nangyari. Normal lang ang lahat. At hindi rin naman kasi nila naisip na magagawa yun ni Iska. Kung kaya, wala talaga silang kamalay-malay sa kung ano ang naganap. Nang kunin ang bangkay ng lalaki ng mga kamag-anak nito, ay nakaramdam pa si Iska ng matinding lungkot at labag sa kalooban niya na magkawalay sila ng lalaki. Mabilis na lumipas sa mga araw, bumalik sa dati ang buhay ni Iska. Isang uri ng buhay na maaaring hindi normal para sa karaniwang tao, pero normal iyon para kay Iska. Isang araw, nagising si Iska na sa pusa po ang kanyang ulo. Mabigat ang kanyang pakiramdam at hindi maganda. Bigla siyang napabangon mula sa kanyang pagkakaiga at agad na tinungo ang kanilang kusina. Nang maramdamang siya ay naduduwal. Napansin naman siya ng kanyang ina kung kaya kaagad naman siyang nilapitan nito at tinanong kung masama raw ba ang kanyang pakiramdam. Sinabi naman ni Iska na marahil ay sinisikmura lamang siya at baka mawala rin ito kapag nainitan na ang kanyang sikmura. Kung kaya niyaya na siya ng kanyang ina sa kanilang kapagkainan para makapagkape at makapagalmusal. Nagpaunlak din naman kaagad si Iska. Dahil alam din niya sa kanyang sarili na may nangyayari na sa kanyang kakaiba at ayaw niyang mahalata iyon ng kanyang ina.
Sa paglipas pa ng mga araw, ay minabuti ni Iska na ilihim sa kanyang mga magulang ang totoo nang nangyayari sa kanya. Hindi rin siya makapaniwala pagkat wala nang buhay yung lalaki nang maganap yun sa kanila. At alam din niya sa kanyang sarili na sa malaot madali ay malalaman at malalaman din ng mga kasama niya sa bahay ang tunay na kalagayan niya. Ilang araw at gabing hindi mapakali si Iska. Lagi siyang natutulala dahil sa malalim na pag-iisip kung paano niya riresolbahin ang kanyang problema. Noon niya na nalaman kung gaano pala kalaki ang nagawa niyang pagkakamali. Noon din niya naisip na mas lalo pa siyang kukutyain ng mga tao sa paligid niya. At baka mismong pati mga magulang niya ay magalit na rin sa kanya. At baka nga itakwil pa siya. Kaya dumating ang puntong kinakailangan na niya magpasya. At isang gabi nga, labag man sa kalooban ni Iska na iwan ang kanyang mga magulang dahil sa sila lang ang tanging nagmamalasakit at nagmamahal sa kanya, ay nilisan niya ang kanilang tahanan. Ginawa niya ito habang hindi pa nahalata ang daan-daang paglaki ng kanyang tiyan. Alam niyang hindi madali iyon at wala rin siyang malinaw na plano, pero pinagpatuloy pa rin niya. Sinabi na lang niya sa kanyang sarili na bahala na. Kaya sa kasagsagan ng kadiliman ng gabi, ay lumakad si Iska papunta sa kagubatan. Doon niya naisip na manirahan. Tiwala si Iska na walang gagambala sa kanya doon habang kanya ipinagbubuntis ang sanggol. Ngunit tulad nga ng inaasahan, hindi naging madali para kay Iska na harapin ang problema niyang iyon. Sa layo pa lang ng nilakad niya ay talaga namang pasakit na. Kahit pa nga mga dinala niyang gamit ay yung mga mahalaga lamang, ay talaga namang nahirapan pa rin siya. Pagkat hindi siya sanay sa malayong lakaran. Nang marating ni Iska ang kagubatan, ay pumili siya ng magandang mapupwestuhan. Gamit ang dala niyang itak, ay nanguha siya ng mga kahoy at malalapad na dahon para makagawa siya ng masisilungan. Nangulekta din siya ng mga baging na siya namang ginamit niyang pantali. Habang tumatagal, ay unti-unti din niyang naiaayos at napapaganda ang kanyang sinisilungan. Natuto na siyang gumamit ng kawayan nung huli at nakagawa na rin siya ng isang maliit na kubo. Kasabay ng paglaki ng kanyang tiyan, ay natutunan na rin niyang mamuhay doon sa kagubatan. Pero walang araw na hindi niya naalala ang kanyang mga magulang. Alam niya sa kanyang sarili na lubang mag-aalala ang mga ito. Pero kailangan niya maging matatag. Hanggang sa sumapit na nga ang mismong araw ng kanyang kapanganakan. Tapang at lakas ng loob ang kinailangan niya at ipinuhunan para mapagtagumpayan ang matinding pagsubok na iyon sa buhay niya. Grabing hirap ang dinaanas ni Iska bago niya nailuwal ang kanyang anak. Masayang masaya si Iska nang masilayan sa unang pagkakataon ang kanyang anak. Isa na siyang ganap na ina na sabi pa niya noon sa kanyang sarili. Pero wala siyang kamalay-malay. Napasimula pa lang pala ang lahat ng iyon ng mas matinding pagsubok na kanyang kakaharapin. Dahil ang iniluwal niyang sanggol ay hindi pala isang karaniwang tao. Inalaga na tinaruga ni Iska ang kanyang anak. Mahal na mahal niya ito. At sa paglipas ng panahon, ay unti-unti na niyang napapansin na ang batang kanyang isinilang ay hindi pangkaraniwan. Isang araw ay kusa na lang itong tumanggi sa kanyang gatas. At nang minsang iwan niya ito sa higaan upang magsaing ng kanya itong balikan, ay bigla na lang nawala yung bata. Kaya kanya itong hinanap, grabing kaba ang kanyang naramdaman. Pero mas lalo siyang nabahala ng kanya na itong makita dahil nilalantakan na nito ang isang ibon kung kaya nagkalat ang dugo sa palibot ng bibig nito gayon din ang mga balahibo. Takang-taka si Iska kung paano nagawa ng kanyang anak na mahuli yung nasabing ibon na yon. Dito po pansamantala nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po
ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming maraming salamat po at hanggang sa muli.